work Oster Force dito, they do have the edge in terms of damage. Oh. At taas ang damage potential nila dito. Mataas talaga. Mas nagustuhan ko to ngayon kasi character nila to eh, ng work eh. They're very systematic, pero alam din kasi nila dito yung strengths nila na kailangan nilang sumuntok talaga. Kumbaga, round 1 pa lang, fight fire with fire na, ganun na dapat. Kumbaga, kung knockout, knockout. Ay! Yun yung gusto nila mangyari dito. Tingnan mo yung sa baba, yung sa XP lane. Mixed martial arts ang laban dito. So, may boxing, tapos may ano, kung fu. May kung fu. Ano na lang, wrestling na lang ang kulang wrestling dyan. Wrestling na lang, wrestling. Pero kung titignan natin dito yung lineup ng Blacklist, this is still classic Blacklist eh, naaasa kay Wise. Again, yung Mixed martial arts. And ngayon, mas nagiging interesting kasi favorite ni Trimar yan eh, yung Cho eh. Pero kasi, ang strength naman ni Edward kasi dito, Butters, kabisado niya yung katapat niya. Kabisado niya yung lane matchup niya eh. So ngayon, tignan mo, nagagangsteran sila dito sa baba. Amang itong mga nasa mid, naglulokan lang muna. Uy, pero interesting to ah. Oheb, nag-rotate kagad kay Digang Butters ah. Kailangan nila bigyan ng space wise dito. Bumaba si Oheb dito, papunta dun sa may mid kasi na-clear niya yung wave niya agad. So maglulokan lang sila dito niyan eh. Kasi ang Uranus, medyo ano yan eh, medyo mas kaya niyang ipoke ang isang Alice in terms of matchup. Pero tignan mo, iba talaga si Edward doon. Wala, pinituhan niya kayo, pinituhan na. And the proud one! Ding, ding, ding! Ding. Ay na, okay na. Tapos lumabas ang replay, lumabas ang replay, Bobby eh. Lamang sa PowerPoint si Manny. Tanda mo. Nag-back si Trimar eh. Tanda mo, when the gloves are off. Oy! Ayan na yan. Nako, maganda boxing sa baba, Kuya Batos. Ayan, left jab, right jab. Dash out. Ayun yung problem. Oh, no. He's going in the ropes. He's going to the ropes. Suntok. Oh, he's going to the ropes, Kuya Burz. Eh. Parang ganun yung nangyayari. Hindi kaya. Ginagamit nila dito. Kulang na lang ring sa baba. Okay na yan eh. Oh, kulang na lang tag team, Kuya Batos. Eh. Tignan mo, napaback na naman si Trimar dito ng bahagya. Parang lugi ata sa galaw. Lugi sa ano, Kuya Burz. Eh. Pero lugi sa saikuan eh. Si Chu dito ah. Nagsisimula na siya doon sa may turtle. Aray! Pero eto na naman, aray. Battle sa boxing ring. Lugi si Trimar. Lugi si Trimar, pare. Kasi may gloves eh. May gloves eh. So kung magkakada sa back, hindi nasasaktan. Eh si Cho, wala namang gloves si Cho eh. May gloves ba si Cho? Meron. Wala. Depende sa skin. Eh ano ba skin niya ngayon? Oh. King of Muay Thai yan. Oh. Wala. May gloves yan. May bandage lang yan. May bandage. Oh, pwede na may yan. May tinatali lang yan. Eh si Manny. May gloves eh. Kung baga yung kada sapak nun, yung impact ng sapak niya, medyo bawas ng onte. Tama. Ano ngayon, Kuya Butters? Lugi ka sa may gloves eh. At saka si, kung baga si Trimar, nakapaapa. Oh. Eh si Zen Manny, nakaano? May sponsor eh. May sponsor yan. Naka-shoes eh. Oh. Naka-shoes yan. Pero alam mo, ang nakikita ko naman dito sa may gitna, is si Oh My Venus at si Unravel. Nagkakaroon sila ng onting poke battle dito. Oy! Yun naman pala yung story doon sa top lane. Sabi ni Chu dito, it's my time to shine. Kailangan na natin umariba, Butters. Oy, pero dito, double stun para dito kay Unravel. Kakayanin kaya nila labanan to. Chu going in. That's Sonata dito. Nahapon nila si Ice. Oheb dito, binabato ng Jolens. At eto na si Unravel, makukuha nila yung kill. Gusto ko lang ma-enjoy, Butters, na ganitong-ganito din yung main plan ng work Oster Force kanina. 3 minutes in sa game. Nung game number 1, that was a Lancelot versus with an Angela. Naglolokohan lang muna sila dito sa baba. Ayan, oh. Pero ang gusto ko lang sabihin ngayon dito is that same plan for work, pero better this time kasi nga may damage na sila. Mm-hmm. Hindi lang yung Lancelot. And the fact na mataas yung range ng Lunox, mataas yung range ng Granger, better yung nagiging exchange nila dito. Kasi kapag na-takedown si Lancelot ng game number 1, ang nangyayari man, Jin, is hindi na enough yung damage output nila unless madala nila ng late game para kay Kosei, which is hindi hinayaan yun ng Blackass International. Doon naman sa baba, may sinipa naman din. Sa boxing, may sinipa. Wala, lugi pa rin eh. Kasi may champ stance eh. Champion kasi si ano eh. Mm-hmm. Si Manny. Pero si Edward dito, napoke niya na onti dito si Chu. Mm-hmm. But since Chu meron siya rondo, pwede siyang umalis doon. And this is going to be very important para sa next fight of the game. Yung turtle dito, yan ang next na target of both of the teams. Tingnan natin kung ano mapupunta to. Trimar TZ nakapuhin dito ng isang sisipain and work will get that turtle, pero mapupunta yon kay RTZ. Wow talaga, work Oster Force, they did their best
Pero mas talagang kabisado lang ng Blacklist International yung cooldowns at yung ganitong lineup. Perfect timing ng Moonlight Immersion mula kay Venus. Perfect positioning mula dito kay Wise. Edward with a good box out. Maganda na yung naging pasok ni Trimar doon. But then again, hintayan ng cooldowns. Better mechanical prowess ng Blacklist International doon sa laban na yun. Pero Oheb dito, nahuli na siya dito. And the damage output, napakataas talaga. Oheb, siya ay tutumba dito. Work Oster Force, nagagawa na nila yung pinaplano nila. Yeah. Yung game number one. Even though nanalo yung Blacklist International sa bottom lane kasi may exchange na naganap dito sa top lane mula kay Kosei. Hindi ko na nabanggit nito, Butters. One of the best Alice players there is. Pag binigyan mo siya ng ganitong klaseng advantage, binigyan mo siya ng ganitong klaseng power spike, kayang sobrang kabisado niya yung limits ng hero na yon. And this time, ito yung nakikita, yung gusto nating makita sa work sana kanina nung game number one, yung ability nila to pick off quickly dahil nga yung mga heroes nila kayang dumamage. Blacklist International, nawawala sa kanila ang kalamangan dito. Nakakahanap yung work ng mga pick-offs na talagang nagmamatter at pumipigil sa Blacklist International sa continuous snowball na gusto nilang gawin. Tatandaan mo si Wise dito, yes, wala pa siya nakukuha ang kill pero hindi pa siya napipigilan sa pag-farm. Yeah. Ang masasabi ko lang na si Wise, tama ka, hindi siya napipigilan sa pag-farm pero mahihirapan din siya kumuha ng kill dito. Kailangan niya dito siguro umabot yung damage niya to the point na 3 hits. Kailangan mapatumba niya yung kalaban. Dahil kung hindi, madaling makakatakas dito yung Cho, yung Lunox, yung Matilda, even yung Alice madali. Even yung Granger, hindi niya rin kaya makatumba agad. Oheb dito will be the next target. And mapapansin mo, Manjin, nagsisimula yung mga pickups ng mga team na to sa isang Uranus. Yeah. Nung game number one, ganun din yung ginawa ni Edward, ganun yung ginawa ni Wise, nagsimula sila sa Uranus. Ngayon naman, Work Oster Force, returning the favor, Uranus din ang pinaka-main target nila. Talagang napapanish yung Uranus Kasi kapag umaatake siya, wala naman siya nasusok na damage ng todo . Meanwhile, ang gusto ko lang sabihin ngayon dito is that Blacklist naman this time ang na dumedepende sa isang damage output. Parang ganito lang din yung nangyari sa work kanina na sila yung nabiten sa damage. Ngayon, nasa side na ito ng Blacklist. Again, yung Bruno, masakit pa rin. Pero una, kailangan nilang mapatay kagad kung sino man ang lalapit. And Dreamar na ganito na yung ginagawa na hindi na nakakapag-dash in, dash out na. This is looking bad right now for Blacklist. Work, kailangan lang nila ituloy-tuloy yung tempo na to. Ngayon, tatandaan natin na isa sa mga pinaka-downside na pagpili ng dalawang support na may healing prowess is probably yung kanilang damage output. Yeah. Kasi kung pipili ka ng mga hero ng mga Lunox katulad na ginawa dito ng work, malalaman mo na hindi ka talaga mawawalan ng damage kapag ka nakakuha ka ng mga items. Yeah, and knowing na Lunox ka, tapos tabi-tabi dito yung mga kalaban mo, mas madali niyang malaland kasi dito yung ulti. Mas madali niya makukuha yung AOE, even yung Brilliance, mas makakuha siya doon ng magandang setup. Makakapag-dodge siya dito. This is just a Bruno para dito sa Blacklist. Na again, may damage, pero kailangan ng oras para ma-burst. Ayun o, wave of the world. Pero tignan mo, i-heal lang din to mamaya ng teamwork. Eson Don, nasa gitna ng lahat. Kamunti ka na siya mahuli. Edward and Trimar TZ, binigyan na siya. Binigyan na si Trimar TZ na isang hero dito na kayang sumabay sa isang pakito. Kung nakikita nyo, talagang ano lang patas lang silang dalawa in terms of poking Siguro nga lumamang si Edward doon, but then again, this is now the late game na medyo magulo, Butters. Edward dito with the perfect combination. Sadly, wala yung Blacklist International members para bigyan ng follow-up yon. Maganda sana ang pick-off yon para kay Kosei. At tatandaan natin na yung turtle ay lalabas na. Oh no, this is looking bad, Butters. Sa malayo yung work. Perfect Arteezy opportunity ba to sa Blacklist? Arteezy dito, nakapag-flicker pa. Pero tignan nyo kung ano ginagawa dito ni Arteezy. Gumamit siya ng flicker para i-delay unti-unti dito yung side ng Blacklist International. While Work Oster Force, may mga tao nang pumupunta doon sa side ng mapang yon. And Kosei dito, hindi ko alam kung tama ba na nandiyan sa pwesto na yan. Yeah, I think magandang opportunity yon sa Blacklist para makakuha ng unting space and lead dito. For Work Oster Force, ang nangyari kasi is, ang mahirap sa side ng Blacklist is madali silang nakakahanap ng tao na kaya nilang pitasin kagad. Nakita natin to lagi sa mga weeks ng laban nila. So, for work, kailangan matuto sila doon sa nangyaring pick-off. Sobrang crucial nun kasi kung hindi agad umakyat dito yung apat
sa side ng work. Probably dead yung tower hanggang doon sa second lane. And yung Lord ay doon pa nakapwesto. Yes, siguro may nangyaring sudit kay Dream Martizzi, pero delikado pa rin yung position. So, good thing na nakapagdepensa yung work dito, Butters. Eh, so dito nahuli na siya. And that is going to be 0-1-5 para sa kanyang scoreline. Blacklist International, kulang sila na isang member dito, which means tatlo lang ang nasa Lord area ngayon dahil si Oheb ay nandoon sa may baba. Pipigilan ba ng Blacklist International to? This is going to be a 3v4 situation na hindi pumapanig sa kanila. Oh, may Venus dito, nag-ultimate, pero hindi niya kakayanin yung damage output. At ito na yung sinasabi natin, Manjin. Overwhelm them with damage. Wise dito will go down. Edward dito, hinahabol na nila. 3 Martizzi ng Dishes area. Wow. Jit Kondo, meron ba? Wow. Hindi na nila itutuloy. They just go straight for the Lord. Kita mo yung plano ni Edward at yung plano ni Wise doon. Pero nice rondo para dito kay Chu. Doon sa loob ng bush para mag-iba yung target ni Wise na mapunta doon sa crab coin to the point na nagkaiwalay na yung blacklist. And syempre, pasok dito si 3 Martizzi, pasok dito si Kosei. For sure lamang sila sa damage and they will get that free Lord. 8-5 Butters, Ed Mukang. Mahirap nang makakambak para sa akin dito ang blacklist dahil yes, wala din sila dito nung spam capability sa minions. Ang Blacklist International kasi, yes, may late game scaling kayo, pero nakarely kasi yung pagkapanalan nyo sa isang fight kapag ka maganda yung pwesto ng team mo. Oo. Kapag maganda yung pwesto at maganda yung pwesto nito ni Wise and work, sabi nila, ayaw na namin yung healing galing meta. Gusto namin talagang palag-palag. And with this, makikita mo na comfortable sila sa heroes nila. Comfortable sila na ito yung playstyle na gusto nila. Laban. Kosei dito, going in. At ito yung Kosei na kilala natin. Surprise siya dito. Winter Truncheon, nasa gitna siya ng madami. He will go down. Enchanted Talisman dito, naglabas ng barang side ng Blacklist International. And that is going to be worth taking the top turret, the middle turret. Magiging kasama nga ba dito ang botlane turret? Tignan natin kung matatanggal na lahat ng turrets dito sa side ng Blacklist International base. Ang lalim ng pasok ni Kosei, pero worth it lahat yon. Kasi siya lang talaga yung may ability na pwedeng mawala because of that entry. Remember na base damage pa yon, Butters, ha? Base damage potential. 3 Martizzi dito. Nandun sa may gilid. Naghahanap ng magandang knockout. Unravel dito. Will try to get away. Hindi siya mapapatay. Meron siyang flicker. Wow. Ang ganda ng plano dito ng Work Oster Force. Kitang-kita na yung una nilang plano was in the game 1 was to shut down the mid lane. Pero ngayon, nung nakita natin sa draft na na-shut down nila dito yung side lanes, Uranus can just go in and soak in damage. Hindi to kagaya ng hero ni Oheb kanina na Harit na kayang mag-initiate, kayang mag-team fight. So ngayon, kung ikaw ang Blacklist International, kailangan nyo nang mag-hope na magkamali ang work kasi I can therefore say na itong game na to ay pwede na talagang mapunta sa work. Hindi kagad mapapatay nitong Bruno, ni Wise, yung heroes ni Chu, ni Kosei, at ni Unravel. And I do agree, Manjin, kato sa sinabi mo kanina, magiging mahirap na dito para sa Blacklist International na i-turn around to. Yeah. Given na masyado na maliit yung pwesto nila sa mapa ngayon dahil na-takedown na yung kanilang mga turrets, but still, it's not out of the possibilities. Yeah. Ang kailangan na lang ng work Oster Force dito ay huwag mag-asim, maging disiplinado na huwag mag-overextend in any way. Pwede sila mag-freeze lane dito pag may lumabas, pitas nila kagad. Lamang na sila sa damage output. This is a Lunox, this is an Alice, this is also a Cho. 4 damage outputs. Kahit yung Matilda, pwede rin mag-damage yan in a while eh. Tingnan mo dito. Yung Blacklist International, didikit-dikit sila. Kailangan nila bantayan si Kosei dito. Meron siyang flicker. And Kosei will go in. At eto na, flicker! Nakahuli ng tatlo! Edward, hinahabol dito si Chu. Pero yung damage outputs just way too much. Winter Truncheon para pigilan ang sarili niya at mag-grow as a player. Work Oster Force. They lose one member and one member only. Blacklist International, tatlo ang nawala sa kanila. Yeah, nabitin pa dito yung pasok ni Edward kay Chu. Crucial sana yon kung nakuha niya si Chu. But again, Butters, the story remains. This is parang deja vu ng game number 1. Mas kabisado lang ng Blacklist yung ganitong galawan. Pero again, bitin yung maneuvers nila eh. Bruno can just do so much. Kailangan niya lang talagang normal sa likod. Pero merong papasok sa iyo eh. May Cho, may Alice. So talagang mahirap para sa Blacklist. Pero work, again, malalim yun eh. Yung nangyari. Pero look at this, 3 more!
Trimar DZ, nahuling si Wise, oh my Venus na doon sa may area. Eh, nakikita mo yung damage output na meron si Wise eh. Oo. Kaso kasi kapag ka nag-in na yung buong wala na. Oster Force, pipili na siya kung sino tatargetin niya. Kailangan lang talagang maging disiplinado ng work dito. Sobrang asim ng engagement kanina doon sa top lane. Dahil kung hindi siguro pumasok doon, malamang tapos na yung laban. Pero lumabas yung Blacklist, ha? Unravel dito with a beautiful stun. Tatlo yung kanya nahuli. Kosei dito. Lumaban na naman. Unravel gusto pa ng away dito. Wise, nakapitan siya. Meron bang immortality dito? Oh, no, Wise! Wala siyang charge dito. And si Wise nasa maling pwesto ng kanyang base. And I think that is it, man. Jean, eso na lang yung natin ka dito. And that is going to be work Oster Force. Taking us to a game number 3. Tapos ang laban. Work Oster Force bumalik sa dati nilang form. At ito yung laro na gusto nila. Gera kung gera. And this winning moment is brought to us by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward It's a GG moments. Thanks to Head and Shoulders, 100% dandruff free. And it's free. Now mas mabango pa. And Work Oster Force, katulad ng sinabi mo kanina, ito yung kilala nating work. Yung work na nakita natin ng game number 1, na-practice sila mag-adjust ng Blacklist International. Ang galing sa drafting.